umaga mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga mahilig po sa halaman? Marami po tayo mga iba't ibang mga pampaswerteng halaman na maganda na ilagay po natin sa harapan ng ating tahanan kasi pinagpapahalagaan po yan at ganoon din po yung sa loob ng ating tahanan. Ano po yung mga magagandang halaman na mainam na ilagay po natin dyan upang sa ganoon ay tuloy-tuloy po ang pasok ng swerte sa pera, wala maging balakid. Dahil ito po isa sa mga mabisang pantaboy ng mga negatibong enerhiya na siya nagiging dahilan, kaya minsan napapansin ninyo na parang kayo po ay parang bakit ba lagi kayo minamalas, eh masipag ka naman, parang ikaw eh ginawa mo na lahat pero para lagi ka pa rin minamalas, may mga pampaswerte ka pa rin sa loob ng inyong tahanan, naniniwala ka naman at hindi ka nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Ang malaking question mark ay bakit ka pa minamalas? Maaaring may mga maling halaman kayo na nakatanim sa inyo pong harapan ng tahanan at ganoon din po yung mga maling halaman na naipapasok natin sa loob ng ating tahanan. Lahat ng halaman ay swerte. Kaya alam po, may mga tamang posisyon po ito at may mga maling posisyon. Kaya kung kayo pinaniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga mahilig sa mga halaman. Mainam na alam po natin yung mga magagandaan at mga pampaswerteng halaman na maganda sa harapan na ating tahanan. At yung mga pangit ay huwag po muna nating itanim po dyan sa likod na laman. Kung talagang gustong-gusto nyo ng halaman na ito, wala namang pumalas na halaman, kaya lang po may mga tamang posisyon, ilagay nyo na lamang po ito sa likod ng inyong pong bakuran or kaya sa gilid kasi wala namang po ano dyan eh. Ang importante po dito ay yung sa harap at ganoon din yung mga pinapasok ninyo sa loob ng inyong pong tahanan. Alam nyo po ba mga bossing ko, ang Dracaena, Dracaena plant. Yan po mga bossing ko, tanong nyo lamang po sa may garden po sa inyo. Yan po ay parang nag lemon citrine ang ano po niya, parang nagmi-mix po, parang nag-yellow green yung dahon po niya. Tapos may mix na yellow. Yan po isa sa mga maganda na dapat po ay meron po tayo na halaman na ganyan. Kaya lang po lumalago po yan, kaya mas mainam sa paso nyo na lang siya itanim para in case na lumago po siya, trim-trim nyo na lamang at hindi matatakluban ang harapan ng inyong tahanan. Kasi hindi rin po kagandahan na ang inyong pong tahanan ay na, kumbaga may mga malalaking puno, may malalaking ano yung nakakalungan na, yung bang dumidilim na ang inyong pong ano, ang inyong harapan. Yung ba tipo na kailangan mo pang mag-ilaw sa umaga kasi nga po masyadong marami yung halaman ninyo na nagpapadilim ng harapan ng inyong tahanan. Kaya kailangan ang itanim nyo na lang dyan yung mga maliliit, yung hindi naglalalaki mga bossing, kasi pangit po sa ating tahanan, lalo na sa harapan ng tahanan, yung nakakanlungan po yung mismong harapan. Kaya kailangan yung mga tama lamang na halaman na hindi pwedeng lumaki para hindi makanlungan ang inyong pong harapan ng tahanan. Ganun din po mga bossing ko, maganda rin ang Dracaena plant na ilagay sa loob na ating tahanan dahil yan po ay nagtataboy ng mga negatibong enerhiya at nagbibigay po yan ng maraming swerte, lalo na sa usapin po ng pera. Ganun din po yung mga palm tree. Yung mga palm tree, yan po mga bossing ko, bibidyo ko po sa inyo pag natupad na yung aking paborito na halaman, pinaka-paborito kong halaman sa lahat at pinapangarap ko. Ito po yung ating royal palm. Ayan. Kaya lang po sabi sa akin, may nakapagsabi sa akin, yung royal palm, yan po yung pinakamahal na halaman. Ngayon po mga bossing, kasi yan po ay madalas ko nakikita sa mga lugar ng mga mayayaman, kagaya na halimbawa matataas na building, ganoon din po halimbawa sa isang malawak na lupain, ayan, yan ang madalas na ano, kaya sa mga mall, yan ang madalas ko nakikita. Kaya isa po yan sa mga pinapangarap ko, yung royal palm. Basta usapin po ng palm, swerte po yan, lalo na sa usapin ng pera. Sa negosyo, swerte rin po yan mga bossing. Kaya maganda na meron kang ganyan. Ganun din po kapag may nagregalo sa inyo ng yung pong nyog na may sibol, swerte po yun mga bossing. At yun nga po, maganda na ilagay nyo sa harapan ng inyong tahanan o ilagay sa harapan ng inyong pong negosyo. Swerte po ang dulot po yan mga bossing. Ganun din po mga bossing ko, ito pong ating isa rin po sa pinakamaganda. Ito pong ating elephant ear, kung tawagin. Parang ano po siya, parang gabi, na malalaki po yung pinakadahon, elephant ear.
magtanong po kayo dyan sa may garden po ninyo, mga bossing, kasi isa po ito sa mga maganda na dapat po, eh, meron tayo sa loob na ating bakuran. Pwede rin po ito sa gilid kung gusto po ninyo. At pwede rin po ito sa, kaya lang lumalago rin po ito, pero swerte po siya, ilagay nyo lamang sa isang paso. Tapos pwede nyo siya ilagay sa may main door or ipasok nyo sa loob ng inyo pong CR. Lalo na kasi malamig po ito, di ba yung gabi, malamig po yung pinakabalat po niyan, para mga snake plant, ayan, mga jade plant, mamalalamig po yan. Maganda na meron kayong ganyan sa CR po ninyo, kasi once ikay nakaupo sa trono, hindi nakaka-pressure kapag ikay nakaupo dyan. Kapag ikay naglagay dyan ng mga plastic, mas magiging maalinsangan, mabanas, yan, kung ano may ginagawa ninyo, mas kumbagay, mas imbis na maging maalwan, ay kumbagay pahirapan pa yung mga ganyan. Kaya, tapos mape-pressure ka, maiiyamot ka, maaaring paglabas nyo ng CR, parang iritado ka, kasi nga po, ang balas-balas yung ganyan. Kaya mas mahina, maglagay ka ng halaman, nakagaya po nitong ating elephant ear, na makakatulong para maging maaliwala sa loob ng inyo pong CR o sa loob ng inyo pong tahanan. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerteng halaman, yung mga shinare ko po sa inyo ay ilan sa mga magaganda na dapat ay meron po tayo sa loob ng ating bakuran, sa harapan nating tahanan, or kaya ipasok natin sa loob ng ating pong bahay. Yan po yung ating elephant ear, yan po yung ating palm tree, at ganoon din po yung dracaena plant. Yun lang po mga bossing, salamat po.